Hello Max Park, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sabag natin ngayon Max Park, pag-uusapan po natin ng mga babala sa mga babaeng mahilig maghabol sa isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, Max Park, mag-start na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang babala sa mga babaeng mahilig maghabol sa isang lalaki, baka mas lalo lang siyang magpahabol at lumayo sa'yo. Yes, Max, pa yan ang unang babala ko sa inyo. Sapagkat ka-inspire, lagi ko namang sinasabi sa inyo na kapag hinahabol mo ang isang tao, ay mas lalo itong nagpapahabol sa inyo. Bakit? Sapagkat ka-inspire. Siyempre naman, parang napakasarap sa pakiramdam. At para bang mas feeling niya, ay napaka-valuable at napakahalaga niya. At talaga namang ka-inspire, napakalaking validation yan mula sa'yo na binibigay mo sa kanya. At lalong lumalaki ang ego at pride niya sa kanyang ulo. Ka-inspire, dahilan kung bakit mas lalo siyang yumayabang at mas lalo nagiging confident sa'yo. Dahilan kung bakit mas lalo siya nagpapakipot at nagmamatigas sa'yo. Ka-inspire, unang-una sa lahat kaya mo siya hinahabol ay dahil nagpapahabol talaga. Dahil sabi natin may problema kayo. Baka may ginawa ka, or ayaw niya na, or hindi ka na niya mahal, tapos hinahabol mo pa, di mas lalong titindi yung nararamdaman niya hindi ka na niya mahal. Di po ba ka-inspired? Yung iba dyan, kaya naghahabol sa lalaki kasi ayaw na ng lalaki, ayaw na ng lalaki. Ngayon, hinahabol mo pa, di mas lalong mag-aayaw yan sa'yo. Di ba ka-inspired? Kaya ang gawin mo, ibig na maghabol ka, talaga naman ka-inspired, piliin mo na hayaan mo na siya. Masakit, 'di ba? Mahirap. Isipin niyo, ka-inspired, baka kasi baka hindi na bumalik. Baka ayaw na talaga. Ka-inspired, maling-mali naman din naman kasi na maghahabol ka sa lalaki. O sabihin man nating maging okay ulit kayo. Anong gusto mo dahil sa awa? At kung sakali man ka-inspired na maging kayo, siyempre mas lalong malaki na ulo niyan ngayon. Dahil pinakita mo sa kanya yung validation mo na nag-ahabol ka sa kanya, mas lalo siya magiging mayabang at baka gumawa pa ng kababalaghan niyan dahil alam niya na kapangyarihan niya sa'yo. Alam niya na mahal mo siya dahil hinabol mo siya. Ka-inspired, mag-isip-isip ka. Kaya nga ba tinuturo ko sa inyo na mag-no contact rule kayo kapag ang isang lalaki nanlalamig na sa inyo? Kapag ang isang lalaki para bang ayaw na sa inyo o iniwan na kayo? O para bang hindi na kayo mahal at nagpapahabol na sa inyo, hindi na nagpaparamdam sa inyo, mag-no contact rule kayo. Upang ma-reverse psychology natin ng utak niya ka-inspired. At muli niyang makita kung gaano ka kahalaga. Dahil paano niya makikita ang halaga mo kung mag-aaboy ka pa sa kanya? Doon pa lang sa point na nagpap na ayaw niya na, hindi niya na makita halaga mo at mag-aaboy ka pa. Di mas lalong bababang tingin niya sa'yo. Yan sa mga babala ko sa mga babaeng habol ng habol sa isang lalaki. Alam niyo mga ka-inspired, pahalagahan niyo ang inyong sarili. Magkaroon kayo ng mataas na respeto sa inyong sarili. Huwag kayong maghahabol, hindi kayo pinanganak ng nanay nyo para maghabol lang sa isang taong parang pinagmumukha lang kayong basahan. Di po ba ka-inspired? Pinag-aral kayo sa magandang eskwelahan, pinakain kayo ng masarap, sinuotan kayo ng magandang damit ng mga magulang nyo, tas maghahabol lang kayo? Ang daming nagkaagusto sa inyo, ang daming nanliligaw sa inyo, di ba? Na alam nyong maganda kayo, tas naghahabol lang kayo. Ang problem, ang matindi nga nito, yung hinahabol nyo, parang wala pang kwenta eh. Totoo lang, real talk lang ka-inspired. Nadadala lang kayo ng inyong emosyon. Diba? O sabihin natin mahal nyo siya, bakit tama pa rin ba na maghabol ka? Ka-inspired, kung gusto mo na bumalik ang lalaki sa'yo, may posibilidad o malaki ang porsyento na bumalik pa rin siya sa'yo, kailangan huwag kang maghabol. Pakita mo may value ka. Isipin niya na, hindi naghabol sa akin yun ah. Isipin niya na o sabihin niya na sa kanyang sarili na, bakit hindi naghabol yun? Ang taas ang tingin sa sarili niya, di ba? Mas okay yung ganun kaysa yung, ay, nag-aabol sa akin. Ibig sabihin, wala na sigurong makitang lalaki to. Gusto mo ba ganun ang sipin niya sa'yo? Wala siyang respeto magsalita, di ba? Wala na bang ibang lalaki yan? Ba't habol ka ng habol sa akin? Mas lalong bababang tingin sa'yo na lalaki. Sa'yo sa mga babala ko sa inyo. Sa mga babaeng habol ng habol sa lalaki. Isipin yung halaga nyo. At kung gusto mo na mas mahal, bumalik ang pagmamahal niya sa'yo, ay kayong spark. Pag no contact call ka na lang. Kaya mo yan, kaysa maghabol ka. Pag naghahabol ka, mas lalo magpapahabol yan. At baka mas lalo siyang lumayo sa'yo. At sa sobrang layo niya, hindi mo na siya maabot pa. At hanggang sa dumating ang punto na isipin niya na talagang ayaw niya na sa'yo.
sapagkat hindi niya talaga nakita ang halaga mo. Dahil sa kakahabol mo at kakakulit mo, huwag mo siyang kulitin, hayaan mong mamiss ka niya. Hayaan mong isipin at hanapin ka niya. Hayaan mo na magtaka siya sa'yo upang talaga namang bumalik ang damdamin niya sa'yo. Sapagkat bago niya ito maramdaman ay kailangan niya muna itong maisip. At paano niya ito maiisip kung nagahabol ka? Isipin mo yan kay Inspired. Since sa mga bagay na babala ko sa mga babaeng mahilig maghabol sa isang lalaki. At paano ang babala kay Inspired sa mga babaeng mahilig maghabol sa isang lalaki? Baka maisip niya na awa na lang ang nararamdaman niya sa'yo. Yes, mga Inspired, delikado tong part na to. Kapag ang isang lalaki naisip niya na awa na lang at hindi na pagmamahal ang nararamdaman niya sa'yo, hindi na pag-ibig kundi awa na lang, kay Inspired, delikado yan. Isipin mo, isipin niya na baka awa na lang kung nararamdaman ko, baka awa na lang. Hindi, mas lalong hindi ka niya babalikan. Kung balikan ka man niya, isipin niya, hindi ka na niya mahal, awa na lang. Subo ba yun? Subo ba na maramdaman niya yung ganun sa'yo? Eh, ikaw mahal na mahal mo siya, tapos siya awa na lang? Kasi yun sa mga babala ko sa inyo, Kinspan, kaya huwag kayong panihabol. Siyempre, hindi naman lahat ng lalaki sobrang tigas. Siyempre, yung ibang lalaki, maawain. Eh, ngayon baka isipin niya, na yung nararamdaman niya ay hindi pagmamahal kundi awa. Eh, delikadong part yan na awa yung mararamdaman niya sa'yo. Malamang sa malamang, baka hindi ka niya tuluyan hanggang dulo. O hindi ka niya pakasalan, o baka hindi ka nga niya balikan, o kung kausapin ka man niya, o balikan ka man niya dahil sa awa, eh di rin kayo magtatagal pag awa. Dapat dalawa kayo nagmamahalan upang tumagal ang isang relasyon. Tandaan niyo, hindi pwedeng ikaw pagmamahal yung nararamdaman mo, siya naman, awa. Eh kayo, Spart, kung gusto mo na hindi awa ang maramdaman niya sa'yo, huwag kang maghabol. Okay? Para hindi niya isipin na awa. Kasi kahit naman ikaw eh. Isipin mo kahit ikaw. Nag-aabol sa'yo yung lalaki, maawain ka. Mabait ka kasi, maawain ka. Imbis na isipin mong pagmamahal yung nararamdaman mo, isipin mo awa na lang. Minsan kasi kayo, Spart, akala natin awa eh. Yun pala, pagmamahal pa rin yun. O pumakasipad, pagmamahal pa rin yun. Kasi ang pagmamahal, hindi naman agad nawawala yan sa puso ng tao. Hindi naman tayo mga robot na pag kinontrol na ano, op, wala nang pagmamahal. Hindi ganun. Ang pagmamahal nasa puso pa rin yan. Totoo yan. Ang hayop nga eh, di ba? Yung aso, yung penguin, yung ibon, sa tagal ng panahon, bumabalik sa amo. Pag nawala nga yung amo, pinupuntahan, di ba? Basta nakikita niya sa social media yung mga hayop, nagmamahal. Di ba? Marunong magmahal yung mga hayop. Tao pa kaya, mawawala ka agad yung pagmamahal niya sa'yo? Kaya Inspired, isipin mo nga yan. Kaya imbis pa, awa ang maramdaman niya sa'yo, kailangan maisip niyang mahal ka niya o maramdaman niyang mahal ka niya. Yung nararamdaman niya, mahal ka niya. Pahalagahan ka niya sa pamamagitan ng huwag ka kasing maghabol upang yun ang maisip niya na, bakit ko naiisip tong babae na to? Bakit lagi siyang pumapasok sa isip ko? Iniwan ko na lahat, nilayuan ko na. Eh bakit pa rin siya pumapasok sa isip ko? Yun, isipin niya, baka mahal ko pa rin to. Hindi yung isipin niya, awa na lang to. Isa yun sa mga babala na gusto kong malaman yung babala ko sa inyo mga kababayan na sa mga habol ng habol sa lalaki. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, mag no contact rule ka na lang. Upang dumating ang araw, muli siya magparamdam. Dahil sa araw na yon sigurado ako naramdaman niya na. Na mahal ka niya. At nasabi niya na, naisip niya na, naramdaman niya na, na mahal ka niya. Hindi niya naisip na, baka awa na lang. So yun sa mga babala ko sa inyo makinspal, huwag na kayong magabal upang hindi maisip ng lalaking mahal niyo na baka naawa na lang siya sa'yo, kainspal. At ang pangatlong babala ko makinspal sa mga babaeng mahilig maghabol o habol ng habol sa isang lalaki is, baka wala ka lang matirang respeto o paggalang o pagmamahal sa iyong sarili, kainspal. Yes, makinspal. Kapag nangyari na delikado rin, tamo, wala ka ng respeto sa sarili mo, wala ka ng pagmamahal sa sarili mo, anong mangyayari ngayon sa buhay mo? Kung lahat yung dalawang yun mawawala, yung respeto at pagmamahal sa sarili, dahil sa kakahaboy mo sa lalaki, eh di mas lalong lalayuan ka niya, kasi mapapabayaan mong sarili mo. Mawawala yung respeto at pagmamahal sa sarili mo. Maraming ganyan nangyaring ganyan. Yung iba nga nababaliw. Yung mga naglalakad-lakad sa kalsada, baka nga problema na kaya sila naging ganun, kasi dahil sa pag-ibig o sa pamilya, maaari sa asawa. Di ba, kay Spark? Di nila nakaya. Nawalan sila ng pagmamahal sa kanilang sarili. May mga nasisirang buhay. Dati ang ganda-ganda ng buhay ng babae. Sabi natin mayaman, magandang trabaho.
Pero nung nagmahal, iniwan, naghabol siya, walang natirang pagmamahal at sa respect sa kanyang sarili, naghirap. Dahil sa lalaki. Yung iba naman sobrang ganda dati, sobrang sexy. Oh, nung naghabol, tapos talagang ayaw na ng lalaki, nawalan ng pagmamahal sa sarili. Ano na ngayon, napabayaan na yung sarili, yung pangit na, ang taba na. King's Park. Huwag niyong gawin yan sa inyong sarili. Huwag kasi kayong maghabol sa lalaki. Sabi ko nga, di ba, imbis na maghabol ka, mag-focus ka na lang sa sarili mo. Sa self-improvement mo. Magpaganda ka. Gamitin mo yung sakit. Gamitin mo yung experience mo na yan. Gamitin mo yung sitwasyon na yan upang maging malakas ka. Kaya mo yan. Piliin mong maging malakas sa ganyang sitwasyon. Magpaganda ka, magpa-sexy ka. Upang talaga namang kayong spot, unang-una sa lahat, kapag nag-no-contact ka, may isip ka niya. At kapag in-stalk ka niya o muli ka niyang nakita, may kita niyang mas gumanda ka. E di mas lalo siyang maaaring bumalik sa'yo. Kaysa naman sa habol ka ng habol. Sa kakahabol mo, nalilimutan mo ng kumain sa tamang oras. Nalilimutan mo ng maligo. Diba? Kasi wala ka nang iniisip mo siya na lang eh. Panaisip mo sa kanya. Tapos, minsan, yung sarili mo, hindi mo napapansin, hindi ka na tumitingin sa salamin. Ano ka na pala? Ang lalim na ng mata mo. Tapos, namamayat na yung pisngi mo. At gulo-gulo na yung buhok mo, hindi mo alam. Kasi siya na lang lagi na sa isip mo. Diba kayo, Spark? Kaya, isa yun sa mga babala ko sa inyo. Sa mga babaeng mahilig maghabol. Baka wala na kayong matirang pagmamahal o respeto sa inyong sarili. At talaga namang baka masira ang buhay ninyo. Maraming nasisirang buhay sa ganyan. Totoo yan, trabaho, negosyo, itsura, pamilya, pati pamilya nasisira. Dumating lang yung lalaki na yun sa buhay eh, nasira na yung pagsasamahan ng mga magulang at kapatid. At kinalimutan mo lahat. Kinalimutan mo pangarap mo. Kinalimutan mo mga kaibigan mo. Ang sarili mo, ang ambisyon mo para lang sa lalaki. Iwasan mo yan, mas lalong hindi ka babalikan. Mas lalong hindi ka mamahalin ng isang lalaki kapag ka mas lalong lumala ang buhay mo at sarili mo. Ipakita mo sa kanyang hindi ka patapos. Ipakita mo sa kanyang dapat siyang magsisi dahil iniwan ka niya. Ipakita mo sa kanya kay Inspired na ipakita mo sa kanya na ginto ang iniwan niya. Kailangan niyang magsisi. Kaya patunay mo sa kanya na hindi ka basta-basta. Maging high value ka. Alagaan mong sarili mo. Maging matapang ka. At talaga namang sa huli, baka siya pa ang maghabol sa'yo. Isin sa mga babala ko sa mga babaeng habol ng habol sa lalaki, talaga namang baka mapabayaan mo ang iyong sarili kay Inspire. At ang pang-apat na babala ko mga Inspire sa mga babaeng habol ng habol sa isang lalaki, baka umulit-ulit siya ng pagkakamali sa'yo. Yes, mga Inspire, isa pa sa mga delicates eh, mga delikado. Alam niyo mga Inspire, kapag ikaw ay nag-ahabol sa isang lalaki, syempre sabi ko nga kanina, tatangas ang pride niya sa'yo at magiging mayabang siya. Sabihin natin balikan ka niya. Pero napaka-kampante niya yan. O, kampante na. Alam niya na eh, na nag-ahabol ka eh. Ngayon, baka umulit-ulit siya ng pagkakamali sa'yo. Isipin niya, okay lang to, na manchicks ako. Okay lang na mambabae ako. Okay lang na uminom, magsugal ako. Okay lang talaga lahat ng pagkakamali sapagkat ang babaeng ito ay alam kong hindi ako kayang tiisin. Ang babaeng ito ay alam kong maghahabol pa rin sa akin. Ang babaeng ito ay alam kong baliw at mahal na mahal ako. Baliw sa akin. Kaya Inspired. Sabi ko nga sa inyo kanina, napakalaking validation yan sa kanya. Kaya magiging komportable yan kasi alam niya na ang kapangyarihang meron siya sa'yo. Ano yon? Alam niyang mahal na mahal mo siya. At hindi mo siya matis at mag-aabol ka. Dahilan kung bakit baka babala ko sa inyo. Baka umulit-ulit siya. Imbis na matuto siya sa kanyang pagkakamali. Imbis pa magbago siya kay Inspired. Imbis na maging okay kayo. Ay hindi pa at mas lalo siyang lumala. Dahil pinakita mo nag-ahabol ka. Isa yan sa mga negative o hindi advantage yan sa inyo eh. Advantage yan sa kanya. Isa yan sa mga negatibong pwedeng mangyari. Na imbis na magbago siya, imbis na ayusin niya dahil nakita niya nag-ahabol ka, ay talaga namang baka mas lumala siya. Alam niya kasi, alam niya na nandiyan ka naman. Pero pag ipapakita mo kay Inspired na matatag ka, hindi ka maghahabol, baka mag-no-contact ka at mas mag-i-improve yung itsura mo, yung buhay mo, yung ugali mo, eh, isipin niya, mali nga talaga ata ako, mali ako. Doon niya maisip yung pagkakamali niya. Sabi ko nga sa inyo, kung mahal yung lalaki, turuan mo siya. Ibis na maghabol ka, turuan mo siya sa panong paraan, pag-isipin mo siya.
ng mga pagkakamali niya, kaya diba hayaan mo muna siya. Hayaan mo siyang makapag-isip, makapag-isa. Kaya mo yan, hindi ka kasi makatisi. Masyado ka kasing marupok. Baka marites ka na, marupok ka pa. Doble na. Joke lang kay inspired. Pero huwag kang masyadong marupok. Kaya mo yan. Sabi ko nga, palagaan mo sarili mo. Magkaroon naman kayo ng bilib sa sarili nyo. Magkaroon naman kayo ng value sa sarili mo. Isipin mo naman na valuable ka. Isipin mo naman na hindi ka dapat maghabol sa lalaki. Isipin mo kay inspired na marami namang lalaki. Totoo yan. Baka sabi ng iba, kay inspired, ba't ko naman isipin? Kasi yan ang totoo. Bakit siya ng bang lalaki sa mundo? Hindi mo na ba kayang mag-attract pa ng lalaki? Kaya nga tinuturuan ko kayo magpaganda, magpa-sexy para iwan man kayo ng lalaki, hindi kayo maubusan ng pagpipilian dahil maraming manliligaw pa rin sa inyo. Magiging masaya pa rin kayo. At ang lalaki nang iwan, baka bumalik pa yan. Kaya tinuturuan ko kayo, huwag laging lalaki, huwag laging puro love life. Mag-focus kayo sa sarili at buhay nyo, sa itsura nyo, sa self-improvement nyo. Ngayon, kung ahabol-habol ka sa kanya, isipin niya, wala nang ibang lalaki sa buhay nito. Hindi ko kayang iwan ito at gumawa ko ng kalokohan. Gusto mo ba yun kay Inspired? Imbis na magbago siya, imbis na maging okay kayo. Kaya ito yung iba dyan na stress na, yung ibang babae. Diba sabi nyo, pinatawad ko na lahat-lahat dyan, ilang beses ako niloko niyan, bakit nandiyan ka pa rin? Bakit umuulit-ulit pa rin siya? Paulit-ulit na lang yung nangyayari sa inyo, sinasaktan ka, niloko ka. Ikaw kasi, sabi ko nga okay lang magpatawad, sabi ko nga okay lang ang second chance, pero yung third chance, yung ginagawa mo ng martyr ang sarili mo, yun nga, wala ka ng respect sa sarili mo. Siya lang lagi yung minamahal mo, parang wala ka ng pagmamahal sa sarili mo. Kawawa ka. Ganyan ka ba? Ganyan mo ba gusto mabuhay sa mundo na kinakawawa? Kailangan manindigan ka sa kung anong tama upang maging tama rin ang sitwasyon. At kung gusto mo na mas lalo kanyang mahalin o bumalik ang pagmamahal niya sa'yo at pagpapahalagay niya sa'yo at magbago siya at maging masaya kayo, ay kailangan gawin mo ang mga tamang bagay yung tinuturo ko kay Inspired upang makita niya ang pagkakamali niya, upang makita niya ang halaga mo, upang magbago siya at upang pumalik siya at upang maging okay kayo. Isa sa mga babala ko sa inyong lahat na mga kababaihan na mahilig maghabol o habol ng habol o nag-ahabol sa isang lalaki, baka umulit-ulit lang siya dahil nakikita niya na kayang-kaya ka niya, magpakatag ka at talaga namang mag-focus ka sa sarili mo, lumapit ka sa Diyos at magtiwala ka sa sarili mo. Huwag kang mag-abot sa lalaki, Kingspart, lalo na kung nag-sorry ka na. Okay na yung nag-sorry ka, pero huwag mong ipipilit ang sobrang sarili mo. Huwag kang mag-abot sa isang lalaki upang makita niya ang halaga mo kay Inspire. So mga Kingspart, yun lang po na maraming salamat mga Kingspart sa pagtapos ng vlog na ito. So huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nagsubscribe, ay po subscribe na po mga Kingspart at click ko na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat mga Kingspart, mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!